Hello everyone, welcome back to our channel. So for today's video, I'll show you the first step on how I transition my hair from this to this. So before anything else, please don't forget to subscribe to our channel and hit the notification button para lagi kayo updated sa aming videos. And also, you can also follow us on our social media accounts. So let's go back to our vlog. Hello mga mamshi. So for today, i-share ko sa inyo kung paano ko binalik sa pagiging kulot ang aking hair. So just a few flashbacks or throwbacks lang kung ano talaga ang pinagdaanan ng aking buhok. Yung hair ko before is natural curly siya nung bata pa ako. Tapos, syempre, nung nagdadalaga na ako, turning na sa pagiging high school, yan, dyan na ako nag-start magpa-rebond, magpa-relax. Di pa nga rebond dun, straight lang ang tawag noon. So, yun, dun ako nag-start, 13 years old ako, nag-start ako magpa-straight ng hair. Tapos, ayun na, tuloy-tuloy na siya, puro droga na ang paglalagay ko sa aking buhok at tuluyan na siyang nasira. Then, hanggang sa mag-asawa na ako, ganun pa rin, napunta na lang ako sa hair relax. Kasi sabi, mas mild daw yun or mas hindi nakakasira. So lahat yan, rebond, relax, straight, ano pa, wax, kulay, lahat yan, ginawa ko na sa hair ko. So yun ang struggle ko talaga, nung dalaga pa ako, nung nagdadalaga, ganyan. So ngayon, na medyo mami na tayo, medyo mami-mami na tayo. So ayun, so ngayon, I've decided na parang gusto ko na siyang ibalik sa natural na state yung buhok ko. Kumbaga kung ano siya before, nung talagang kabataan ko, yung natural na tubo niya talaga. Gusto ko siya ibalik. So, hindi ko alam kung paano before. Yan. So, good thing nakita ko tong group na ito about sa pagiging pagbabalik ng curly hair mo or pag-maintain or pag-papaganda ng iyong curly hair. Nakita ko yung group na to sa Facebook, which is the Curly Girls Philippines. So, from there, last year yun, 2019 ng mga July, August, ganyan, nakita ko siya. So, nag-follow ako doon sa group. Tapos, ayun nga, yung group is Curly Girls Philippines. Tapos, from there, nagtingin-tingin ako ng mga kailangang gawin, mga products na I have to use, yung mga methods, yung mga steps, kung paano talaga siya gawin. So, ayun, after doing that for a year, yung CGM method, so, nakuha ko naman yung gusto kong maging sa hair ko. Bumalik siya sa normal, laging curly na ulit siya. And, ayun, ngayon, nagme-maintain na lang ako. So, I cannot say na perfect na yung hair ko sa ano niya ngayon, sa tawag dito, estado niya ngayon. Pero, mas gusto ko na siya compared dun sa before ko na hair na talagang sira, yung mga dulo sira, split ends, tapos kulot yung ibabaw, straight yung ilalim, tapos dry, ganyan. Ngayon, mas tolerable na sa akin yung itsura niya, mas nagaganda na ako sa itsura niya. So ngayon, isa-share ko ngayon sa inyo kung ano yung first step para magsimula sa CGM method. So disclaimer lang ulit, yung mga gagawin ko ngayon, ito yung mga nabasa ko lang din sa research at saka doon sa Curly Girl Philippines na ginagawa din ng iba. Although hindi ko siya talagang religiously sinusunod na step by step, kung ano lang yung ginawa ko sa hair ko, yun lang yung may share ko talaga. So, we will be using or kneading for the final wash. Ito kasi tinatawag na final wash. Final wash meaning, iwa-wash mo yung hair mo with certain products na makakatanggal ng build-up ng silicone, ng ibang chemicals sa hair mo, para pag ginawa mo yung CGM method, mas maganda niya ma-absorb yung mga products na ilalagay mo sa hair mo. So, ang una nating kailangan is silicone-free shampoo. Or if wala ka nun, you can use the dishwashing soap or hand soap. Basta wala siyang silicone, pwede mo siyang gamitin sa hair mo pang wash. Yun yung gagamitin natin pang shampoo. And then after that, kasi after mong shampoohin yung hair mo ng dishwashing soap, may tendency talaga siya mag-dry. As in, super dry talaga kasi tatanggalin niya lahat ng
ng silicone, lahat ng mga moisture na nilagay mo before, ganyan. So, kailangan natin mag-deep conditioner. So, what I'm using is Kera Plus. Ito. So, Kera Plus, isa ito sa mga CGM approved na product dito sa Philippines. So, mura lang to. Nabili ko siya ng 6 pieces, 33 pesos. So, sa SM ko siya nabili. Tapos, after no, nadi-erase na natin siya, optional na mag-styler tayo. For example, alis ka, pwede ka maggamit nitong grips, CGM approved din to. Tapos, pwede kang gumamit nito para i-style yung hair mo agad. Pero in my case, kapag nag-final wash ako, or nung nag-final wash ako, hindi muna ako gumamit ng mga gel or anything na ibang products aside sa pang-deep condition tsaka sa dishwashing. Hinayaan ko lang muna siya mga few days, ganyan, puro conditioner lang ako. Tapos, tsaka lang ako gagamit ng styler kapag aalis or kapag mag-vlog, ganyan. So, para medyo nalalagkitan kasi ako sa gel. So, yung iba talagang care nilang gumamit ng gel every time. But in my case, hindi ko siya masyadong type. So, hinahayaan ko na lang siya kung buhag-hag siya or buhag kung malaki yung hair ko, ganyan. Tinatali ko na lang. So, I'll show you paano siya gawin. So, ito ang aking hair after a few days na hindi ko siya winash. Once nag-CGM kasi kayo, hindi siya advisable na everyday nyo siya isa-shampoo or iwa-wash. So, yan. We'll start to wash our hair with the dishwashing soap. Yeah, maglagay lang kayo ng sapat na sabon. Make sure to wash your hair thoroughly. Yan, gamitin natin yung fingertips natin to scrub our anit. So make sure na malinis yung hair natin. Wag kayong gagamit ng kukuha to scrub yung pinaga-attach siya ng hair kasi magsusugat siya. So make sure na you use your fingertips. So step 2, ito siya, gagamit na tayo ng Kera Plus. Make sure din na sapat yung gagamitin natin na pang deep conditioner. Talagang dapat ma-cover niya yung buong buhok natin or lahat ng buhok natin. Make sure na lahat malagyan. And ito, gagawin ko na siya. I will be squishing my hair para mas mag-form yung curls. And dito rin, dito sa part na to, pwede ko siyang suklayin para matanggal yung mga tangles, yung mga buhol-buhol. So, ito yung sinatawag nilang squish to condish para pag ini-squish mo kasi siya with some water, additional water, mas na kukuha niya yung moisture ng product or mas na-absorb niya yung product. So, here after 30 minutes to 1 hour, pwede ko nang tanggalan yung aking plastic. Sorry, wala kasi akong shower cup sa ngayon. So, plastic yung ginamit ko. Kung meron kayong shower cup, mas maigi, mas maganda. So, yan. Pinapart ko lang yung hair ko kung saan talaga ako naghahati ng hair bago ko siya banlawan. So, hindi ko siya binabanlawan ng sobra-sobra. I make sure na may natitira pang product doon sa hair or may natitira pa nung Kera Plus sa hair ko. At least 20 to 30% na sa hair ko pa para medyo meron pa rin siyang moisture. And then, flap lang natin yung hair natin. Never nyo siyang irarab or lagyan ng friction pag nagda-dry kayo.
Then I'll just style it. So that is how we do the final wash para makapag-start tayo for the CGM. So final wash, we only do it once kapag mag-umpisa na tayo mag-follow ng curly curl method. Or every time na we use something na may silicone or hindi siya approved for curly curl method na product, para mag-reset tayo ng buhok. Every time na, kunyari, nakagamit tayo spray net, ganyan, na hindi siya approved ng CGM, bago final wash ulit tayo para matanggal ulit natin yung mga chemicals na nailagay natin sa buhok natin. So, just like what I said, hindi ako gumamit ng styler for my hair. Lalo nung unang nag-final wash ako, talagang hindi. Inano ko lang siya ng conditioner. Every time na mag-wash ako ng hair, puro conditioner lang yung ginamit ko. Kasi gusto ko na maibalik ko agad yung lambot ng hair. Tsaka ayoko na mag-put ng more products pa. Para mag-revive lang talaga siya. Or mag-reset yung hair ko kung saan siya natural na dapat. So, nag-restyle lang ako pag umaalis or mag-vlog. For now, hindi ako nag-gel kasi medyo mainit ang panahon. So, there. So, I hope nakatulong itong video na ito sa inyo para makapag-start kayo na magbalik loob na ang inyong mga buhok. So, until my next vlog, please don't forget to subscribe and comment down below if may mga questions or clarifications kayo. So, till next time, bye!